Good afternoon o good evening sa inyong lahat, guys. My name is Police Tabo, nagbabalik. So, usapan natin ngayon naman ang legality ng deadly weapon. Yun. Madali lang to, deadly weapon. Yung mga bagay na... Pero sa batas, specific ang nakalagay pag deadly weapon. Siya nga pala, guys, kung... kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, so huwag mo kalimutan na i-subscribe at suportahan. At yan ang ating kung kailangan mo mga ganitong legal criminal law, so nandito po tayo, so itinataya po natin dito ang ating lisensya para sa inyo. At kung mayroon kayong mga katanungan, mag-PM lamang sa baba at i-comment lamang sa ating text message dyan sa baba, sa inbox ng ating back section, para ma-entertain natin yung inyong katanungan. At yun, dito sa maliliit na channel, guys, sigurado yung mga tanong nyo ay attended. Kumbaga sa ano maa-assist natin, unlike doon sa mga 100 subscriber and million. So yung iniulit ko ay yung mapusuan ang inyong mga katanungan ay swerte na po. Yan. So balik tayo sa ating topic, sa deadly weapon. Ang deadly weapon po ay isang bagay na sabi natin matulis. Ang unang-una dyan ay mga yung knife, blade na matalas, at ano pa? Yung, siyempre, yung firearms, deadly weapon yan. So, wag tayong magdala nito kung wala naman tayong tinatawag na permits or hindi ukol sa ating trabaho. So, example, kung may mga exemption dito ang binibigay, tulad ng iba, siyempre kung ikaw ay matadiro, di ba? Matadiro yung tagakatay ka ng baboy, di ba? Or mananabas, di ba? Ikaw magbubukid, o pupunta ka doon sa kabilang location, siyempre dala mo yung itak mo. So yun ay ano, pag na, walang ano yun, may rason. Kasi nga naman, kung ikaw ay matador, eh, hindi naman nire-required ng permit yang pag matador ka, ay magkuha ka ng permit para sa permit travels mo. So, siguro sa iba, pero commonly, walang permit eh. Kasi, iyon, pag dadala mo ng kutsilyo, mga matalim, ay parts yun ng pagkatay mo ng baboy o tinatawag nating house, yun? Hanap buhay ang Tagalog. So exempted yan. So ang sinasabi sa batas na deadly weapon, kapag ikaw ay may dalang patalim na sabihin na natin ay 4 inches above, pag below 3 inches kasi medyo hindi peto kasali ang binibilang ito sa utility tools, kung tawagin. Okay, may mga tarong mga ano dyan, may mga knife na 3 inches. Ano yan? Exempted yun. Ang turing dun ay utility tools. Kasama yun. Diba mga nakikita mo yung mga tools tayo yung binibili, yung mga marami. Pero may knife yun, di ba? So, hindi po yung kasama. Ano po yun? Utility tools. Pero kung ang dala mo ay balisong, di ba? So yung balisong talaga intended for self-defense or intended for deadly. So iyon ang bawal po. Actually, noong binatilyo ako, ay unconsciously lagi ako may dalang balisong. So yung pala, mabuti na lang sa mga... Pero alam ko naman bawal yun. Pero mabigat pala ang ano noon ha. Parusa. 1 month to 6 month imprisonment pala pag nahuli kang may deadly weapon. At mayroon pang accountability, liability, civil liability na hindi lalampas sa 10,000 pesos ang fine mo pag ikaw ay napatunayang nahulihan ka ng deadly weapon. At hindi lang yun. Siyempre, kung ikaw ay isang empleyado na nagtatrabaho, nagkaroon ka ng record, eh madudungisan yung pangalan mo. Priceless kasi yung kaso eh. Pag yung pangalan natin ay nasabit sa anumang anomalya, either made ano yan, anomalya, kaso pala, kaso, hindi anomalya.
ay mabigat na kung ikaw ay mag-a-apply sa trabaho, di ba? So, ano yun? Malaking discredit or negative sa pangalan natin. So, kailangan alagaan natin. Mabuti na lang that time. Sa amin kasi uso yung I speak, Indian pana, what if. Ano mang bagay na pwede mong dalhin. So, kaso lang, eh, tsamba-tsambahan lang pa. Tsambahan lang yan. Kung ikaw ang may tsambahan, eh, sorry ka. Diba? Yun po, ang deadly weapon. Ipa-plus ko dito yung definition ng deadly weapon sa bandang, siguro sa bandang kaliwa ko, no? So, i-analyze nyo din. So, lalo na yung barrel. So, super deadly weapon yan. Eh, sinasabi natin sa, ano, kailangan ng 3 permits yan bago ka makapag-carry. Diba? Kung ayaw mo naman i-carry, 2. LTAP saka license ng firearms. Kung gusto mo nang talahin mo, permit to carry, PTC. Permit to carry yun. Pero mabigat ang qualification yan. Mag-a-apply ka doon sa FAO. Ano ba yung FAO? Basta FAO doon. Doon ka. Sa Explosive Division. Firearms Explosive Division. Yun. So, yun ang kailangan mong permit. Kaya kung ikaw ay mayroong firearms, pag mayroong complaint, at saka mabigat yung PTC, I think, 12,000 a year ang renewal. Plus yung LTOP saka firearms. Kaya hindi naman, kaya mabigat talaga. So yun guys, yan po ang kwento nating deadly weapon. So mag-ingat tayo sa mga dinadala natin. Lalong-lalo na yung mga kabataan, no? Unaware. Kung kayo ay magdadala, so it's ground for arrest. Kung kayo ay mahulihan at hindi nyo maipaluwanag ng maganda. Siguro kung wala naman kayong tinatawag na paggagamitan, huwag na lang po kayong magdala ng deadly weapon. So, knife. Even yung kitchen, no? Kung ikaw ay magta-travel, dadalhin mo sa, bawa, papasok ka sa trabaho, dala mo yung kitchen knife mo. O, hindi naman kailangan sa trabaho yun, eh. Kung ikaw ay, for example, ikaw ay isang manunggal, PSG, palagi sa gate, may dala ka ng knife. Yung pala, meron ka lang bibiakin na, ano doon, sabi na natin, luto ka doon, kailangan mo magkayat ng sibuyas. So, maaaring pagpaliwanagin, ganun. Diba? So, iklian lang, 3 inches, kung pansibuyas lang. So, para safe. Diba? Yan guys, so wala akong, abangan nyo na lang ang mag-request kayo kung anong gusto nating i-topic sa criminal law para mapag-aralan natin at masagot natin. So, since na ngayon, hindi muna tayo nagla-live kasi my internet is still fixing. So, sa atin eh, hindi pa tayo nakakakuha ng line na malakas. Kaya, wala pa tayong schedule para mag-live. Pero, darating din yan. Siguro, by next month, okay na yung connection natin. So, magsiset tayo na, ano dito, mag-usap tayo para sa live streaming natin. Pansamantala, dito muna tayo sa video para at least may update tayo. At maraming salamat pala sa inyo, no, sa mga aking subscriber na talagang nanunood at natutulungan natin. So, hayaan nyo po, gagawa tayo ng paraan para to the highest level tayo. So, sa ngayon, pagpasinsyahan nyo muna kasi di, ganito muna yung ating video kasi wala pa tayong mga latest na equipments. So, darating din ang araw siguro. Hindi yan magtatagal, mga next year. Kakaroon na tayo mga latest. Makikita nyo dyan, hindi na blackboard, ay whiteboard. Makikita nyo dyan ay TV screen na malaki na nagpa-flush. Kung ano yun, pipindutin ng computer, naka-wireless. So, mayroon na tayong mic na, ito yung call this, condenser mic. At mayroon na tayong computer. So, yun ay isang pangarap pa lang natin, no? Pero hindi naman imposible. Malapit yun sa katotohanan. Parang narinig nyo na ba yung bata na dumaan sa puwet,
Yung mga ganun, malapit sa katotohanan, di ba? Yung mga magkakaibigan ng kwentuhan, nagpayabangan. Maraming magkakaibigan yun. Kwento nung isa, nagbarko, kung saan saan nakarating. Yung isa, na natili lang sa kanilang pwesto at nagkwento. Kasi nga, yung asawa niya, siguro, hindi ko alam ang dahilan kung bakit niya nasabi na yung bata dumaan sa puwet. Nagulat kayo yung mga mayayaman na kaibigan niya, yung mga travelers, yung mga seaman siguro. Imposible daw. Nalungkot ngayon yung sabi ng dumaan sa puwet. Sabi niya, grabe naman kayo. Napakalapit sa katotohanan, wala pang 2 inches. Ayaw niyo pang maniwala. Kayo nga, kung saan-saan kayo nakarating. Kung saan-saan kayo, anong kwento na, niwala ako eh. Eh kayo, 2 inches lang, ayaw niyo pang maniwala. Diba? Bahay bata at puwet, malapit nga lang naman. Wala pang 2 inches. Alam ba ang malayo? Yung bata, bahay bata at puwet, o kaya yung nasa Italia ka, o nasa Italy. Diba, malapit yung 2 inches. Kasi kung titingnan mo yung other country, napakalayo yun. 7,000 to 11,000 or 15,000 kilometers from the Philippines. Ano malayo doon, diba? Ayan po. So, maraming salamat sa pagtapos nyo ng ating video. So, yan po. At muling nagsasabi, see you my next video. So, my name is Police Yakot. Muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nasa presinto, ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you my next video.